Hi guys, it's Megan Cathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa po tayo ulit ng mga flower boxes or yung planters na tinatawag kasi on my previous vlogs na gumawa po kami nito, nung una po is para lang dito sa bahay namin. Nilagay namin doon sa harap ng bahay, dalawang piraso po yun, isang napakalaki at isang maliit. But then, may nakaalam at may nakakita nung ginawa namin. So, nagkaroon po sila ng interest and they wanted us to make some for them. So, from a simple home project, naging maliit na negosyo na po para sa amin. And right now, we currently have 3 orders. So, we're gonna do that one right now. We're gonna show you the materials as usual. It's the same thing. Tsaka marami-rami po tayong puputulin, marami-rami tayong pagdudugtungin, at marami-rami din po tayong i-sustain. But all for good, and so let's start. Ayan, so tatlong sets po itong pinutol namin. Isa, dalawa, tatlo, kasi tatlo yung orders. And we're gonna do this one a little different. So, yung ginawa po namin na para dito sa bahay, inassemble muna namin, tapos nilagyan ng stain. And na-notice po namin na may mga nagbumubuka yung mga kahoy at yung mga gap niya, walang stain, kaya obvious yung puti dito. Ang mga side na to. So, ang gagawin po natin para hindi mangyari yon is, dito pa lang, lalagyan na lang natin ng stain yung sides niya, and then i-assemble, and then we'll finish the staining dun sa buong box na. At least, this way, kapag bumuka man siya, may stain na yung gap niya. Kaya, maganda pa rin tingnan. So, itong dito lang. Yan. Good morning po. Naririnig ko nang may nagpupukpok sa labas. I woke up very late, so napag-iwanan na ako dun sa project natin. So I'll get ready and then let's go downstairs.
umalis muna kami, may ginawa kami, but I'm giving you an update right now sa ating flower box or planters, pati yung mga bulaklak natin. Ayan. So, may paisa-isa na nalalanta kasi talaga namang tapos na yung time niya na mag-bloom. So, ganyan. And then, sa isa naman natin, ito. So, nainitan, which is good. Hindi pa siya ganun ka super init. So, okay pa. Tsaka, itong flower na puti, marami pa siyang mga buds na hindi pa nag-bloom. So, yan. Marami pa yan. Pati ito. So, kahapon, we made a short trip to Home Depot again. And, nakita namin to. Ayan. So, we got it. And then, now, we're going to cut it. Kasi, gusto namin ilagay yan dito. Banda. Kita ko. Yung sa wall nung dito banda. Diyan. Para, sana, we're hoping na makatulong siya kahit papano pagdating ng summer, maprotektahan nung puting plastic fence na yon itong mga bulaklak. So, ngayon ginagawa natin. And right now, it's windy. It's pretty cold. I don't like it. Kaya dito muna tayo. Magbabad sa init. Masarap naman yung kagat ng init. Maganda din siyang lagyan ng hanging plants. So, mukhang never-ending project po itong ginawa namin. But we'll see. Sa ngayon, okay naman siya. So, yan na muna. Yan na muna for now. Ayan. So, plano din po namin lagyan dito para pareho sila doon. So, obviously, ito, kailangan pang i-cut. So, temporary lang muna ito. Tinitinan lang namin kung ano yung itsura niya. And yung nandun din, temporary lang din muna natin nilalagay. Hindi pa yan tapos. No, not temporary, but para initial assessment lang muna namin. But yeah, ito, ikakat natin. And then, yun, mas ilalagay natin ng
Tapos na tayo na isa na nilagyan na ng lining. Ganyan po itsura niya. Ayan. Tapos, itong part na to is sustain natin. Ayan, all over. And then, that's it. Tapos na ito. So, right now, we have two more. Ayan. So, minimeasure niya na lang yung lining. Tapos, isa-staple. And then, again, isa-stain yung last part ng kahoy, which is this one, yung border. And we're done with our project. Thank you.
Okay, so ito na po yung finished products natin. Tatlo po yung in-order sa atin. And dalawa is lighter color and then isa is yung parang charcoal. So ito na po, tapos na sila lahat. Ready for pickup na. So I'm glad na yung home improvement flower plant or flower box na ginawa namin it turned out to be something productive and now naging small business na po sa amin. So yay to that one. And thank you so much for watching my video. Big shout out po kay Sharon TV. Thank you so much for making a comment and also watching my vlogs. Thank you so much po, Sharon TV. And this has been Kathy Year Ilocano Ilongga Bisaya Gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!